po. Ito po si Joel Horato, ang inyong holistic counselor for the day. Pag-uusapan natin ngayon dalawang importanteng bagay. Una, lahat ng bagay na may kinalaman sa karamdaman ng tao ngayon na nagiging problema po ng karamihan, yung lifestyle diseases. Pangalawa, ano yung kinalaman ng free radicals at antioxidant patungkol po sa mga usaping kalusugan na ito. Anyway, bago tayo magpatuloy, meron ako ipapakita sa inyo. Meron ako ditong mansanas. Meron akong dalawang pako. And then, meron akong kalamansi. Gagawin muna natin, bibiyakin ko muna yung mansanas. Okay? So, makikita po ninyo, meron dalawang hiwa tayo. Yung isa, lalagyan natin ng kalamansi. Tapos yung isa, iwanan natin. Bakit? Kasi po, ang kalamansi ho, yung kanyang juice, merong vitamin. And alam siguro ng karamihan, lalo ng mga nanay, na yung vitamin na meron sa kalamansi is vitamin C. Ang vitamin C po ay kilalang antioxidant sa vitamin family group. Vitamins A, C, and E. So, iiwan natin yan dito. Ang tawag po dito ay apple test. Yung isa, ito, hayaan natin na wala. So, iwan muna natin dyan ilang minuto habang nag-uusap po tayo. Now, pangalawa, gusto kong pakita sa inyo, meron tayong dalawang pako. Yung isa, walang kalawang. At yung isa meron. Okay. Ang malimit na problema ng karamihan ngayon pagdating sa kalusugan ay yung tatlong killers. Top 3 killer diseases ngayon sa mundo ay cardiovascular disease, diabetes mellitus, and acute neoplasm o lahat ng klase ng cancer. Ang nakapagtataka, nag-evolve na lahat ng bagay, nag-evolve na ang medisina, nag-evolve na ang science, nag-evolve na ang drugs, nag-evolve na ang diagnosis. Pero habang nag-i-evolve itong mga aspeto na ito, parami ng parami ng parami ng parami yung mga tao kinakapitan ng sakit na ito. Ang nakakalungkot pa, pabata na pabata na pabata na pabata yung kinakapitan ng mga sakit na ito. Malaking tanong. Kung nag-i-evolve yung medical science o yung field na medisina, bakit hindi kayang puksain o pigilan ang paglala at pagdami ng mga problema ito? Ang tawag po kasi sa kanila, lifestyle diseases. Nakukuha sila saan? Sa pagpupuyat, sa kinakain, sa pollution, at saka sa hina ng katawan natin. Now, technically, ang katawan po natin ay nakaka-absorb ng iba't ibang klase ng mga lason. At pangunahin po sa lason na na-absorb ng ating katawan, yung tinatawag na free radical toxins. Ano yun? Ito yung mga lason na naiipon sa loob ng katawan every time na lumalanghap ka ng hangin, yung oxygen mismo na ginagamit ng katawan para mapakinabangan mo lahat ng sustansya sa loob at mabuhay ka ng maayos at malusog, ay yung mismong materials na nagkakaroon ng lasong tinatag na free radicals. Yung free radicals ngayon, kumakalat sa katawan, ang gagawin niya, kakainin niya yung cells. Parang katulad sa nakikita ninyo hindi sa mansanas na ito, na hindi natin nilagyan ng kalamansi. Napapansin ninyo yung mansanas na nilagyan natin ng kalamansi, nananatiling sariwa, samantalang yung walang pahid ng kalamansi, nagsisimula ng mangitim. Ang tawag sa proseso, oxidation. Oxide. Oxygen. So, hindi natin alam sa loob natin, ganito ang nangyayari sa loob. Unti-unti tayong natutuyo, unti-unti tayong tumatanda, kalaunan, nakukuha natin yung mga sakit. Ngayon, hindi lang ho sa mansanas yan, hindi lang ho sa prutas, hindi lang ho sa gulay. Kung makikita ninyo, yung dalawang bakal, pag bago pa lang, ito resulta. Malinis, matikas, walang kalawang. Pero kalaunan, pag naarawan, nainitan, at lalo na nahanginan, kinakalawang. Bakit po? Kasi ang tawag sa proseso na to, corrosion. Saan galing? Galing din po sa hangin. Galing po sa oxygen. Mapansin ninyo, yung mansanas, nag-oxidize, nabubulok. Gamit ang oxygen, ang katawan natin, nabubulok din sa loob. Hindi mo napapansin kasi hindi mo nakikita. Yung bakal na matibay, matatag, kinakalawang. Yung katawan mo, kinakalawang din. Anong pinanggalingan? The same thing katulad nito, oxygen din. Now, sabi ko nga kanina, itong mga bagay na ito po pwede nating proteksyonan. Nakita nyo kanina, hiniwa natin kalamansi, nilagay natin dito. Kita nyo yung pinagkaiba? Ito, mula sa iisang prutas lang, ito maitim na. Habang ito nagtuloy-tuloy, matutuyo ito ng tuluyan, samantalang itong isa, mananatili itong sariwa at mananatili itong makatas. Bakit? Kasi
para hindi siya masira ng oxidation, nilagyan natin siya ng antioxidant sa palibot niya. Protection. Ang ating katawan, lumalanghap tayo ng oxygen. Nagkakaroon tayo ng oxidation at saka ng corrosion sa loob na hindi natin nalalaman. Unti-unti, dumadami ang mga cells na nasisira. Dumadami yung tissue na nasisira. Naapektuhan na yung organo ng katawan mo. Mauuwi na sa iba't ibang klase ng simptomas. Pag meron ka ng simptomas na naramdaman, pupunta ka sa doktor. Bibigyan ka ng ano? Statin drugs. Atrovastatin, warfarin, calcium block, neo block, mono block, pati halo block bibigay sa'yo. At the end of the day, ang nawala lang simptomas. Pero yung mismong pinakaugat ng problema, which is again, oxidation, nandoon pa rin sa loob. Bakit? Kasi hindi naman kayang tanggalin ng gamot yung oxidation. Na-discover nila dati ng mga eksperto na meron palang sustansya ang tinatag na antioxidants. Ang antioxidants ay nakuha sa mga prutas at saka sa mga gulay. Ang merong pinakamataas na ratio o level ng antioxidants ay yung mga kulay ng prutas at gulay na extreme colors. Labas yung green. Katulad ng ano? Yellow, red, orange, blue, violet, and purple. Sa triangle nitong extreme colors ng sources ng antioxidant, makikita ninyo na purple ang nandoon sa pinakataas. Dalawa dahilan. Una, kasi sila yung pinakakonte sa lahat. Ilan ba namang gulay ang nakita niyong kulay purple? Ilan ba namang prutas ang nakita niyong kulay purple? Bukod sa talong, ano pa? Bukod sa duhat, ano pa? Di ba wala na? Now, pangalawang dahilan kaya siya nasa taas kasi siya yung merong pinakamataas na klase ng antioxidant. Kanina sabi ko, yung vitamin C. It falls under what color category? It falls under the category of yellow. Nasa ilalim siya. Kulay pula falls under the category of yellow and red. Lycopene, kamatis. Abang pataas ang pataas ang pataas ng mga yan, ang nandito sa taas, ay yung pinakamalakas na antioxidant, tinatawag sa family ng anthocyanin. At ang pinakamagandang source o pinakamataas na source ng anthocyanin sa lahat ng sources sa vegetation, pati sa prutas, wala pong iba kung hindi yung purple corn. Ang purple corn po ay mais, syempre corn nga eh, di ba? Mais na tumutubo lamang sa matataas na bulubundukin ng Peru. 10,000 feet above sea level, so pagdating sa elevation na yon, sobra ho yung lakas ng init ng araw. Dahil sobrang lakas ng init ng araw, katulad ng ginawa ko sa mansanas na ito, nilagyan ko siya ng proteksyon gamit yung antioxidant na vitamin C. Ang ginawa nung corn na yan, para siya makasurvive sa init ng araw na yon, ginawa niyang violet yung kulay niya. Yung violet coloring na yan, yan yung anthocyanin mismo, o C3G. Yung anthocyanin na yan ay isang malakas na klase ng antioxidant para yung purple corn o yung mismong mais na nagkulay violet o naging purple ay maproteksyonan at hindi siya masunog ng matinding sikat ng araw. Ngayon, kagandahan, katulad nito, nalagyan natin siya ng vitamin C. Ito, pansin ninyo, wala itong vitamin C. Ito na itsura. And look at the comparison, as you can see. Itong kulay ng purple na ito sa purple corn o anthocyanin ay family o pamilya sila o grupo sila ng mga antioxidant na napakagaling sa isang bagay. Ano yun? Tanggalin yung oxidation sa loob. Tanggalin yung free radicals dun sa loob. Pag tinatanggal yung free radicals, yung cellula natin, nagiging ganito. Dati, nung wala kang antioxidant, ito ang na-experience ng katawan mo. Kalaunan, mauwi ka sa ganito. Boss, makalawa, meron ka ng arthritis, meron ka ng rheuma, and for all you know, baka may high blood ka na rin, may diabetes ka na, o di kaya, dahil hindi ka naman nagpapacheck up regularly, baka meron ka na rin cancer. Nakakalungkot isipin na maraming tao namamatay sa ganitong klase ng sakit na kung saan iba't ibang klase ng gamot ang ibinibigay at ang isang hindi na ilalagay sa listahan ng mga bagay na dapat nilang tinitake o iniinom ay supplementary antioxidant. Kagandahan, dahil sa pagkamulat ng siyensya at saka ng medisina, naisip nila dati kasi hinahanap nila yung solusyon sa sakit sa labas ng katawan. Ngayon, nadiskubre nila na yung talagang tunay na solusyon sa problema ng kalusugan ay nadoon mismo sa loob ng katawan.
Mapapakinabangan mo lang itong solusyon na ito kung mabibigay mo yung tamang klase ng sustansya. Ang antioxidant po ay hindi vitamins, hindi ho ito minerals, hindi ito enzyme. Ito ay isang grupo din ng mga nutrients na ang tanging trabaho ay linisin o tanggalin yung lason na sumisira sa ating katawan sa loob mula sa mga nilalanghap natin. Ngayon, tingnan niyo, kung ang mga sakit ay resulta lamang ng mga pangunahing pinanggagalingan katulad ng free radicals, pag ibinigay mo yung kailangan ng katawan para matanggal yung free radicals, matanggal yung oxidation, matanggal yung pagkabulok, yung pinakaugat, pag ibinigay mo yung pangalis nun, ano maging resulta? Siyempre, hindi na lalala yung problema. Dahil hindi na lumalala yung problema, yung katawan, nagkakaroon ngayon siya ng pagkakataon makarecover. Unti-unti, kalaunan, dahil nakaka-recover yung katawan, nawawala yung sakit. Hindi ho gamot yung produkto. Hindi ho gamot ang purple corn. Ang sinasabi ko lang, malaking bagay siya pagdating sa kalusugan kasi siya ay sustansya na kinakailangan ng katawan. Ngayon, siyempre hindi ka naman po pwedeng pumunta ng palengke tapos bibili ka lang ng mais, sasabi mo sa magmamais, pabili ako ng purple corn. Kasi ito ho'y nangagaling pa ng Peru. Marami kang makukuha ang produkto sa labas na mayroong iba't ibang purple corn. Ito pong hawak ko ay galing sa Yehey Best Friends at meron silang purple corn juice. Ang maganda ho rito, ito ho ay sinangkapan ng iba't iba pang sangkap na kung saan magpapalakas ng anthocyanin o antioxidant na nakapaloob na sa kanya. So pangunahin, ang sangkap nito ay purple corn na number one source o highest source ng anthocyanin. Number 2, meron siyang mangustin, isa ring mataas na source ng kilala at malakas na antioxidant katulad ng santones. And meron pa siyang iba't ibang sangkap katulad ng green barley o sibada. Ang green barley po sa Biblia, ginagamit na ng mga Romanong sundalo para manatili sila malakas. Pangalawa, ang green barley po magandang source ng chlorophyll, panglinis ng dugo. And then meron po siyang moringa o malunggay. Ang malunggay naman po ay classified and renowned as miracle vegetable kasi punong-puno po siya ng iba't ibang klase ng sustansya. Hindi nga po ba't ang mga bagong panganak ng mga nanay, sinasabing ganun, kumain ng malunggay pag nagpapadede para dumami yung gatas. Lalo na kung kasama yung tatay nung sanggol. Ngayon, sumunod, nilagyan din po ito ng stevia tsaka ng guyabano. Yung guyabano gives its authentic flavor. And maganda ang guyabano sa anti-cancer kasi 10,000 times na mas magaling ang guyabano compared to chemotherapy using bincistin and binblastin chemotherapy drugs. And lastly, okay, stevia. Ang ginamit ng pampatamis sa juice na ito eh stevia. Ang stevia po ay 300 times na mas matamis sa regular na asukal. Pero maganda, hindi tataas ang blood sugar kasi zero glycemic index and hindi tataas ang calorie mo, hindi ka tataba kasi zero calorie index. Meaning to say, kung diabetic ka, uminom ka nito, dahil kinakailangan mo ng antioxidant bilang diabetic, walang problema. Kasi hindi tataas ang blood sugar mo dahil matamis siya. Kasi yung ginagamit natin, again, is zero glycemic index ingredient, stevia. So, yan po, mga kaibigan, hindi ho gamot. Ang Yehey Best Friend purple corn juice po ay juice. Healthy substitute sa regular mong iniinom na juice. Yung iniinom mong juice sa labas, mahal na nga, may chemical pa, hindi pa nakakatulong sa iyo. Palitan mo lang nito. Changing your beverage will be changing your health.